What's up, Pinas? Ito ang Arkong Bato dito sa San Juan City. Kung titignan mo siya, mukha lang siyang isang ordinaryong tulay. Itong tulay na to ang tanging natitirang bahagi na isang aqueduct na minsang nagsupply ng tubig sa lungsod ng Maynila. Mula sa isang malapit na imbakan ng tubig noong panahon ng Espanyol na tinatawag natin dito sa San Juan City na El Deposito. Noong 1843, nakaranas ang Maynila ng kolera at napagtanto ng lokal na pamahalaan ng Espanya ang pangangailangan ng bagong pagkukunan ng tubig. At sa loob ng maraming taon, ang mga residente ng Maynila ay kumukuha ng kanilang supply ng tubig mula sa mga kalapit na sapa, balon, sa ilalim ng lupa at sa ilog Pasig. Ngunit sa paglaki ng populasyon, naganap ang polusyon sa tubig at ang pagkalat ng mga sakit. At dito nga, tinukoy ng lokal na pamahalaan ang San Mateo River na mas kilala na ngayon na Marikina River. Bilang pagkukunan ng tubig, nagtayo ng isang dam at isang serya ng mga tubo upang dalhin ang tubig sa isang bagong itinatayong tangke ng tubig sa ilalim na lupa na tinatawag nating El Deposito dito sa San Juan City. At mula nga doon, isang aqueduct ang itinayo upang tuluyang ipamahagi ang tubig sa Maynila. Sa mga tahanan na humigit kumulang na 300,000 na residente noong 1860s. At ang sistema nga ng tubig na ito ay ginamit hanggang 1955. At sa kalaunan ay inabandona ang aqueduct at binuwag upang bigyan daan ang mabilis na urbanisasyon. Ang istruktura na Arkong Bato ay tinakpan at tinabunan ng kongreto at naging isang tulay na nga na dumudugtong sa isang barangay papunta sa isang parke na tinatawag na natin ngayon na mini park. Dito lang yan sa San Juan City.